Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Ayan, ito mga kanuli ay papunta tayo dito kina Erica at Lara. Ayan, kumustahin natin mga kanuli kung kumusta na yung kanilang ano dito. Kumusta na nga ba yung baka mga habol eh. Yan. At eto. Uy. Yan ang mahiwagang apakan. Yan. At nandito na tayo, mga kanoli. At mukhang nagdamo sila ngayon. Yan o. Oh. At ang kanilang bahay. Oh. At nandito na tayo kina Lara, mga kanoli. At bakit tayo nandito kina Lara ngayon? At kausapin natin si Lara, mga kanoli. Lara, kumusta? Okay lang po. Okay lang? Nagtitinda ka pa rin? Naglalako-lako ka pa rin? Anong ilako mo nung kahapon or kanina? Gulay, mga talbos. Talbos? Ilang tali ang nilako mong talbos? 7. Naubos naman. Magkano isang tali? 5. 5 piso, di magkano pinagbentahan? 35. Tapos, ano ginawa mo sa 35 pesos? Binambili ng pagkain or inipon or ano? Binambili kanina ng bigas. Ah, pinambili mo ng bigas? Ayan. Araw-araw ka ba naglalako? Hmm. Bihira. Pagka mayroon talbos na makukuha. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang. Okay lang. Anong grade mo na? 6. Grade 6? Anong kukunin mo sa pag, ano mo? Pag, bay, malayo pa naman yung college eh. Kung sa college ka na, anong kukunin mong course? Pa alam eh. Sabi ni ate mo, teachers. Magkano ba on araw-araw? 20. Paano mo pinagkakasya yung 20 pesos sa isang araw? Anong binibili mo sa 20? Biskuit. Biskuit. Tapos? Tubig. Tubig. Tapos di ba naglalakad ka lang naman kasi di may shortcut dito? Lagi ka bang may baon? Kalimitan. Meron wala? Wala. Kalimitan wala. Ay, kumusta naman pag-aaral ni Lara? Okay lang. Maayos naman lalo nung mga test niya. Nakukuha naman niya yung sinasabi ng teacher niya na kailangan pag 50%, kailangan makakuha siya ng 30%. Nakukuha naman niya, minsan 38. Mm-hmm. Kukuha naman kasi si Lara talaga tutok din sa pag-aaral. Kahit na nagtitinda siya, minsan nagbabasa, minsan sinasabihan ko nga nasisira ulo ka Lara kahit nagtataling talbos yung mga sinasa ulo niya. Mm-hmm. Binibigkas niya, sabi ko la, baka ako masira ulo ka sa pag-aaral. Mm-hmm. Kaya alam kong may porsigido siya mag-aaral, kaya pagsusumika pa namin ni ate niya na makapatapos siya sa pag-aaral. Tapos ang baon niya araw-araw 20, minsan wala? Oo, minsan yung pag nagtitinda siya, katulad kanina naka 35 siya. Mm-hmm. May naipon na siya ng 15 para baon niya. Mm-hmm. Bibili siya ang biskuit saka ice tubig. Yung tira pa, binibigay pa niya sa kapatid niya. Mm-hmm. Bibihira lang din yun. Pero kami kadalasan, mayroon. Ah, bihira naman siya na walang baon? Mm-hmm, bihira lang. Pero kadalasan, mayroon. Nakatalagang nakaano na siya ng 20. Sabi mo dati, nung walang-wala kayo, si Lara pala ay may naitabing pera. Oo, nung time na yon, nung nakaraang taon, talagang hindi namin alam, nagtitinda sa kawayan binabaon nila sa lupa. Mm. Noong time na yun, umiiyak talaga kami, sa kabilang ilog pa kami. Mm. Di kami makatawid. Mm-mm. Umiiyak yung tatay niya. Papa, sige, bibigay ko na lang kasi iniipon niya yon para sa cellphone niya. Mm. Yun, binigay niya. Pero awa ng Diyos, natulungan din siya, nagkaroon din siyang cellphone. Buhay pa yung hanggang yung cellphone niya. Mm. Nagulat ka ba noon na mayroon siyang ipon? Oo. Talagang gulat na gulat ako kasi bihira lang sa bata na magkaroon ng gano'n na yung tulad ng ibang bata, pag magkapera, ala, sige. Mm. Siya hindi, talagang inipon niya kasi nagkaroon siya ng, kumbaga, inspiration na may pangarap siya eh, na makabili nun eh. Kaya ngayon,
Ang inaano naman niya, makaipon daw siya para sa pang high school na naman. Mm. Nag-aipon din siya. Mm-mm. Pang high school kasi yung mga project, di ko rin kasi kayang ibigay rin yun. Eh. Talagang ilan sila nag-aaral? Apat. Yun lang ano ko sa kanya. Ayan Lara, kumusta ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan naman yung paglalakad? Minsan umuulan, mainit. Hindi mahirap? Okay lang. Minsan may time siya na naabutan talaga ng ulan. Mm-hmm. Kasi payong namin talagang isa lang, ayan, tinatago ko pa. Mm-hmm. Naabutan siya paglalo, pagkatanggalian. Naabutan talaga siya. Nakaraan, mm-hmm, pinalo nga siya ni Ate Erica niya. Bakit? Kasi yung pasok niya, 5:30. Mm-hmm. Aalis na siya dito kasi 6 nandun na siya. Nagulat, alas 12 ng anting gabi, nakabihis na siya, nakamedyas na siya. Dahil malilate daw siya. Talagang purusugido siya. Kaya minsan sabi ng ate niya, Lara, makakapasok pa naman eh. Nakamedyas na siya, alas 12 ng anting gabi. Alas 12 pa lang, nagbihis na. Oo. Talagang gustong-gusto niya pumasok, ayaw niya umabsent. Lara, gaano ka purusugido na sa pag-aaral mo? Gusto ko pong makapagtapos. Gusto mo makapagtapos para... Tulong sa mga magulang ko. Makatulong sa mga magulang mo. Yung paglalako mo ng gulay, masaya ka naman. Okay. Saan ka nakakarating sa paglalako ng gulay? Hanggang gabar lang po. Anong oras ka nakukuha ng gulay? Alas 6. Alas 6 ng umaga? Tapos, saan ka nakukuha ng gulay? Sa mga likod. Sa likod dyan? Mga talbos dyan? Mga tanim-tanim nyo? Masusungit ba yung pinagbibintahan mo? Mabait? Gusto mo talaga makapagtapos sa pag-aaral? Para hindi habang buhay, naglalako ka, no? Para mabago rin yung pamumuhay nyo. Ang masasabi ko lang, lalo't kay Lara, sa mga anak kong nag-aaral, sana makatapos kayo. Hindi lang para sa akin, para sa inyo. Wala kaming ipamamana ng papa nyo, kundi yan lang, ang tanging pinag-aralan lang. Pangalagaan nyo, abang may nagpapaaral sa inyo at may tumutulong. Yun lang, may bibigay ko sa kanila, sa mga anak ko. Ayan, Kuya John, may gusto ka bang sabihin sa pag-aaral ni Lara? Meron, sana pag gano'n niya, pagsikapan na makatapos siya para sa kanya rin yun eh. Kasi kakawin din. Hindi ko naman. Hindi na nakatapos sa pag-aaral. Mm. Mm-mm. Kaya para sa kanila. Para sa sila na lang. Mm-mm. Saan galing Kuya John? Dun sa ano, sa tabing ilog. Nangano ng mga kawikaw dyan. Nung mga natangay nung bumaha. Mm-mm. Iniipong ko. Mm-mm. Para kahit pa paano, ano man lang, mauling. Hindi naman siguro bawal yun dahil tangay na ng bayon. Ah, hindi, tangay na yun eh. Buti kung pinutol mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Sayang naman kung ano lang eh. Mabubulok lang. Mabubulok. Mm-hmm. Mga kanuli, may gusto akong sabihin kina Lara sa mama niya at sa papa niya na magandang balita. Ito ang magandang balita. Unang-una, maraming salamat kay Kuya Danny. Kuya Danny Marines, ayan, retired Marines. Ayan, shout out sa iyo Kuya Danny na ngayon na nasa ibang bansa na. Ayan. Si Kuya Danny, Lara, at si Sophia at sa papa mo. Nag-usap kami kanina. Kinausap niya ako tungkol kay Lara. Ayan, sa dahil nakikita daw ni Kuya Danny na si Lara ay napaka-porsigido. Siguro nabalikan niya rin yung mga dati kong vlog tapos itong mga nakaraan, kaya na gusto niya si Lara na ano, na lumakas pa raw ang loob sa kanyang ginagawa. Kaya naman si Kuya Danny Lara ay bibigyan ka niya ng allowance buwan-buwan. Baon mo sa pag-aaral. Ito, totoo to. Yung baon mo, simula sa Lunes, hindi mo na hihingin kay mama mo at papa mo. Manggagaling na kay Kuya Danny. At sa akin niya padadaanin. Yun nga, sabi mo nga, 20 ang baon mo araw-araw. Ayun. 20 araw-araw.
Ngayon, sa isang linggo, 100, di ba? Sa isang buwan, 400. Maraming salamat sa tumulong sa inyo, Sir Danny. Kasi kahit papano, gumaan yung pakiramdam ko na hindi na kami magpupursige na magtinda si Lara. Kasi nahihirapan din ako kung saan napupunta eh. Maraming salamat sa binagay mong halawan sa anak ko. Kahit di pa naman namin nag-uumpisa, nagpapasalamat na ako sa inyo. God bless po sa iyo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Pasalamat din ako dahil sa yung obligasyon ko. Mabawasan. Meron ng umalaw. Sumalo. Parang sumalo. Sumalo na nga, hindi parang. Mm-mm. Kaya maraming salamat po, Sir Dane. Mm-mm. Dahil sa inano mo si Lara na makapag, ano, makapag-aral man. Ito paano. Ayun, Lara. At ang ibibigay sa yung allowance ni Kuya Danny, kasi 20 days lang siya eh. Sa 20 days na yun, magbibigay sa iyo ng 1,000. Oh, yan ang baon mo sa 20 days. Ngayon, bahala ka na pagkasahin mo yan kung paano. Kasi ano lang eh, 20 days eh. 400 lang eh. May sobrang 600 dyan. Ngayon, ang sabi ni Kuya Danny, ayan ay para lang talaga sa'yo. Para lang sa pag-aaral mo, kung nagugutom ka, para lang talaga sa'yo. Ngayon, ang isa pang sabi ni Kuya Danny, may challenge siya sa'yo. Meron siyang challenge. Magbukas ka raw ng Cebuana savings account. Ngayon, yung binibigay niya sa'yo dahil sobra yan, magtabi ka raw dyan, mag-ipon ka doon. Ngayon, kung makita niya raw yan na lumalaki yung ipon mo doon sa Cebuana sa pamamagitan ng sobra-sobra dyan, magbibigay pa siya ng 5,000 sa'yo. So kaya, pwede ka nang mag-inquire sa Cebuana savings account pasama kay mama mo. Dahil ano eh, may sobrang 600 dyan eh. Pwede mong ibangko kahit yung 300. Di ba? Pwede mong itabi yung 300 dyan. Yung the rest, bahala ka na kung ano. Binigyan lang kitang idea. Pero ikaw pa rin talaga ang masusunod dyan. Yun ang sabi ni Kuya Danny. So, sana makapagtabi ka sa Cebuana savings account na nasa pangalan mo o ano man, tapos imo-monitor ko yon, at pag nakita ko na mayroon laman o ano man lumalago, sabihin ko kay Kuya Danny at bibigyan kanya ng additional 5,000 na ilalagay doon sa magiging savings mo. Alam mo ba yung magiging savings mong yan ay maaari mo siyang magamit ng high school mo hanggang sa college, kasi lalaki yan eh, lalaki yan, kasi buwan-buwan ka nang bibigyan ni Kuya Danny. So ang gagawin mo, pwede ka nang i-manage mo lang yan. Ikaw na mismo mag-manage yan. Marunong ka naman mag-ipon eh. Yun lang ang gagawin mo. Kaya. Yun, ipakita mo na kay Kuya Danny na porsigido ka. Oo. Siguro yun lang, Ate Sophia. Yung kabilin-bilinan ni Kuya Danny, tay, yan talaga ay sa kanya lang. Oo. Para daw makaipon niya siya dyan, para magagamit niya sa pag-high school niya or college. Totoo yun, malaki yun. Pagdating niya ng high school college, lumalago yan eh. May gusto kong sabihin, Lara? Maraming salamat po. So ay, mga kanuli, isang napakagandang balita, mga kanuli. At siguro ang balik ko na vlog kay Lara, ano pitsa ngayon? 6 November. December 6 ang sunod na bigay natin kay Lara ng 1,000 uli. Yun. Alright. Good news. Yan. Porsigido ka mag-aral. Wala ka na po problema yan sa baon mo. Talagang ano rin ako sa kanya. Dahil nga, gustong-gusto niya talaga makatapos eh. Saka, siguro, siya rin din ang inaasahan ko. Dahil si Erica nga, di nakapagtapos pa. Yung mga anak kong lalaki, siya ang porsigido sa lahat. Kaya siya rin yung china-challenge ko rin sa buhay. Kahit kami dito, siya rin china-challenge ko sa buhay na ikaw sana makatapos na, para maawan mong kahirapan. Di man kami, mga kapatid niya. So ayun, mga kanuli. At ayun po, mga kanuli, at naibigay na natin kay Lara. At gusto ko pong pasalamatan, ayan, si Kuya Danny Marins. Kuya Danny, shout out. Saludo rin ako sa'yo, grabe. Talagang ano, nakikita mo rin yung mga naiba-vlog ko na kailangan talaga ng tulong. At ayan, mga kanuli, si Kuya Danny ay
Nagkwentuhan kami niyan. Dati siyang nakatira sa squatter. At dati siyang nagtitinda rin ng mga kung ano-anong paninda. Ulam, nagtitinda siya ng ulam, mga maruya, mga turon, mga ganun, itlog. Ayan ang buhay niya noon. Abang daw nagtatrabaho siya, nagtitinda pa siya. So kaya ngayon ay isa siyang successful, mga kanuli. Successful siya, marunong siyang magano yung mag-share ng blessing, tapos marunong siyang magtabi, mag-saving. Sabi nga niya kahit piso-piso si savings mo, hindi mo malalaman, lumalaki na 'yan. So ayan, shout out sa iyo, Kuya Danny. Salamat. At syempre kay Kuya Daboy. Ayan si Kuya Daboy, isa rin nating solid sponsor, grabe. Napakarami natin. Ayan si Paring Robin Libuon. Ayan, salamat. At napakarami pa, Ma'am Gina Lay, Astig na Mrs. Ayan, ating mga sponsor na mga napakasulid. So ay mga kanuli, at naibuwasan na ang problema ni Lara sa kanyang pag-aaral, na hindi na magugulo yung isip niya, pati yung mama niya at papa niya, na hindi na mamumroblema kung saan maghahagilap ng baba, pangbaon araw-araw. Dahil sa meron na eh, ang gagawin na lang niya ay pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Ayan. So sana ay humaba pa ang buhay ni Kuya Danny. Ayan, Kuya Danny, more blessing to come, at maraming salamat sa iyo. Ayan mga kanuli, hanggang dito lang po ang vlog na ito. At salamat! I love you all mga kanuli, salamat, ingat, God bless po tayo. Salamat sa ating mga organic viewers, subscribers, sa ating mga solid sponsor, sa ating mga hindi nag-skip ng patalastas. Salamat po muli sa inyong lahat. Gusto ko pong sabihin na isa na naman na pangarap na maaring matupad sa pamamagitan ng ating mga taga-subaybay. Ayan, kagaya ni Kuya Danny. Ayan. Salamat sa inyong lahat, mga kanuli. I love you all! Bye-bye! Kung sa pagtulong ang usapan ko, yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ang usapan ko, yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Bibigyan ka niya ng allowance buwan-buwan. Ang ganapan, kuya noli sa kalom-lom, dami nakakaalam-lom, matagal na ring ramdam-dam. Sa kahirapan na may pakialam, salamat sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba, ba, kaya mo yan magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang mangihina, hina, hina. Kuya noli, kuya noli.